Good morning, guys, sa inyong lahat. Ngayon, ayaw matanggal yung aking ubo. Matigas pa rin siya. Pero hindi rin ako makakain ng kanin o kaya may mga alat. Kasi kumakate yung lalamunan ko. Ayaw, mga kinakain ko yung mga matatanggal. Tamis, mga mamon, mga malalambot lang. Tapos tumawag ako sa ospital. Binigyan uli ako ng gamot for 7 days. Ito po siya. Sa ubo naman po. Tapos ito yung sa corona. Yan sa corona for 7 days old man siya uli. So, 20 to ako pumunta sa ospital. Tapos, tumawag lang ako. Ayaw ako papasokin sa ospital. Nasa parking lang ako. Sasakyan ako. Tapos, lumabas yung doktor. Nagpakabalot yung mga ano nila. Alam mo na, huwag may sakit ka lang ganito. Ayaw kang i-expose. Kaya ito, hindi ako makalabas. Hindi rin ako makalinis kasi pag konting kilos lang hiningal na ako. Tapos yun, ubo ako ng ubo hanggang sa napapaihina ako, kaya palit ako ng palit ng ang dami ko tuloy labahan kasi naghinanap yun naman ako, pero natatanay pa rin ang ano ko pag umubo ako. Ayan, ang dami kong labahan ngayon, napanay ang bihis ko tuloy. Kaya yan, inom na naman po ako ng for 7 days na gamot sa ubo para makapasok na ako sa trabaho. Ang dami ko ng leave. Wala na ako papadala sa Pilipinas. At saka pambayad ko sa mga gastusin ko rito. Kaya wala tayong magagawa kundi sumunod sa utos ng doktor. Tapos tinanong ko sa doktor kung pwede magpa-PCR kasi gusto ko nang pumasok sa hospital. Sabing ganun, pag ganyan ay yung ubo ko, mayroon pa daw ako sintomas sa loob ng katawan. Kaya kailangan ko daw ng minum uli ng ano at saka hindi, huwag ako lalabas sa labas. Kaya isang linggo na ako nakatingga sa loob ng bahay. Hindi ako rin nakakilos kasi sa umang pag nagsalita ako ng magsalita, ambo ako ng naman ng ubo. Katulad dyan, medyo mainit yung katawan. Yun, na-atake ako sa ubo. Alam ba ito? Sinitsi isang araw, 3 beses, tapos powder pa. Ayaw na ayaw ko minum ng powder. Ayan. Tapos ang dami ko pang gamot nito. Sus ko, puro gamot na lang yung ano ko, katawan ko. Kaya hindi ako makakain ng kanin pati. Kasi yun nga, pag nasa umano dito sa lalamunan, ubo ka ng ubo. Kaya ang hirap. Kurasidyo tayo yung ubo ko. Kayong mga may sakit at saka kailangan mag-ingat pa rin tayo kasi paligid-paligid pa yung mga corona. Yung may mga corona ba sa ulo? Bukod pa yon. Yung masamang corona. Akala ko wala na yun. Kaya yun, nahawaan din lang ako. Kaya maingat naman din ako. Nahawaan nga lang ako kaya ito nangyari sa akin. Ayan, guys. Sishare ko na lang sa'yo yung anong paranasan ko. Kahit sabi nila wala ng corona, mayroon pa rin. Kaya sipon, sa lalamunan, ubo ka ng ubo, hindi ka makakain ng maayos. Dahil luto ako ng luto, hindi naman nakakain. Kaya, ayun. Tapos yun, wala pang pera, pang padala sa Pinas, sa mga pangalan. Yan, nangyari sa buhay OFW.
wala kang choice kundi ikaw mismo mag-alaga sa sarili mo. Kaya sana po mapulutan nyo to ng aral. Kaya kailangan mag-ingat po yung mga OFW, lalo kasi walang nag-aalaga sa kanila kundi sarili lang. Sorry po, ayun, pagtapos yan, pag nagsisinga ako, kasunod na po yung ubo, kaya magpapaalam na ako para baka ako atakehin ng ubo. Mapapaihin na naman ako sa salwal ko. Goodbye. Sana mapulutan nyo ng aral itong sinasabi ko. Kaya, pakishare na lang po. Okay, bye-bye.